nag-viral kami, wala akong alam alam eh. Hello everyone! I'm the sexiest main dancer of SB9C. It's your boy Ken. That time po, nag-stop po ako sa study kasi po. Ewan ko po ano pumasok sa isip ko. Sabi ko lang sa papa ko, pa, gusto ko po magpahinga muna. Supposedly, mag-aaral na po ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla akong sinat na ito na ganito daw. Eh, sobrang na-intrigue ako sa, ayun nga, may gagawin daw ang grupo ganito. Eh, syempre ako, gustong-gusto ko din po kasi dati po sumasayo po kami. Masayaw po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh, kami ni Astel. Tsaka. And si Pablo din, kumakanta siya ng time na yon sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos, wala ding akong pera doon. Sabi ko, paano ba to? So, sabi ko sa kanya, la, utang ka muna kay, ano, kay tita, ganun. So, at until ano talaga, wala talagang pera. So, si Josh yung sumagot muna lang, ano, ng plane tickets ko para makapunta dito. 1.5 ba ito? 1.5 lang nila. Grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, buti na lang, may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira. So, sa kanila muna ako nakikitula. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Kasi parang inisip ko, dapat di ako maging pabigat sa kanila. So, ako gumigising ako ng 5 a.m. na magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila, may kakainin na sila eh. So para, hindi naman sila bad trip, di ba, sa akin. Mahirap na ako sa bad trip, palayasin ka pa. Tapos, nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakikiwifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasahig talaga ako ng higa, tapos tahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa home na higaan. Kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ano ako sa baning? Alam niyo yung baning? Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin, marunong talaga tumugtog ng instrument, ganun. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na condition nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try. Nagalit yung parents ko sa akin. Two years mo kami hindi nag-usap. Nagsisigaw mo ako ng time na yun eh, pero may resulta na po nangyari. Masaya naman po sila sa akin. Birthday ko po last time nung nag-live po kami. Doon niya po ako chinat na ano, ng happy birthday po. Tinawagan niya po ako nung time na yun. Kaya natouch talaga ako. Sobrang daming struggle. Sobrang daming hadlang. Sobrang daming ayaw. Ayun. Naabot ko to. And sobrang nakatawa kasi ano, I'm happy na I'm with these guys. I'm this, ano, great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano to, ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi di ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim kasi, hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So sobrang na-inspired ako na gano'n na, yun nga, mas maging proud sa kung meron. Okay. Nung nag-viral kami, wala akong alam-alam eh. Eh, ito ako. Wala akong wifi sa kanila. Nasa bahay po kasi ako. Tapos, timing po na magpapalit po kami ng wifi na. So, nung pagkabalik ko po ng studio, doon lang po ako sinabihan ako ng graphic designer namin na, sabi niya, wala ka pang balita? Sabi ko, balita saan? Sabi niya, viral na kayo, sabi ko eh. Sabi niya, oo nga, kasi kakapos ng dance practice natin. Hindi ko pala po napanood yung dance practice namin po. So ayun po, nabigla ako. Wala, oo nga, ano. Nasa mga ano na po yung 600. Okay, views ata yung dance practice namin eh. One day, parang isang gabi pa lang ata yun, di ba? Kasi ikaw na yung ano eh, doon sa remaining 400. Ikaw yung nag-view nun eh. Ako, pinaulit-ulit ko po yun. Ayun po, so non-stop po niya pinapanood yung... Hindi ako mapaniwala po. Sobrang unexpected po. Kasi wala po sa utak ko na magiging ganyan yung reaction ng mga tao. Yung, siyempre, yung mga bagong taong nakakilala sa amin.
hindi ko po in-expect na ganun yung pagtanggap niya sa amin, ganun yung pagtingin nila sa amin, ganun yung po yung pag-appreciate nila sa music namin. Kaya sobrang unexpected. And at the same time, I'm very thankful. Kasi gusto ko lang po maging happy ang lahat since Christmas. Sana maging masaya tayong lahat at peaceful yung Christmas natin. Ayun, pinagdarasal ko lang po sa lahat ng tao sa buong mundo. Kasama niyo yung pamilya na gusto niyo makasama. Who joined them on stage as the highlight of the show?